Good morning, good afternoon, and good evening. Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Alinat mag-devotion tayo. Pakainin natin ang ating spiritual na aspeto. Now, let's eat spiritual food, ika nga. Sa umaga na to, tunghayan natin. Ano nga ba ang sinasabi sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3? So the heavens and the earth and everything in them were completed. On the seventh day, God had completed his work that he had done, and he rested. He rested on the seventh day from all his work that he had done. God blessed the seventh day and declared it holy, for on it he rested from all his work of creation. Matapos pong likain ng Panginoon ang mundo at lahat ng mga bagay dito, siya po ay nagpahinga. Ano nga ba ang importansya ng kapahingahan? Sa araw na to, pwede nating pag-isipan at pagbulay-bulayan na after ng accomplishment ng Panginoon, anong ginawa niya? Siya'y nagpahinga, binless yung seventh day, at dineclare niya to na isang banal na araw. Kaya nga, holy, meron tayong word na holiday. Alam niyo, if we never accomplished anything in life, wala naman tayong nagawa, isang bagay lang ang ibig sabihin nun. It means we were resting the whole time. At hindi po yun ang gusto ng Panginoon na tayo nagpapahinga the whole time. Balikan natin yung verse 1. Sabi, so the heavens and the earth and everything in them were completed. Natapos na. Pag natapos na, ang ibig sabihin, may ginawa ka. Nung natapos ng Panginoon yung kanyang gawain, siya ay nagpahinga. Si Juan Tamad, wala pang nagagawa, nagpapahinga na. Magkaiba po yun. Sino ba itong si Juan Tamad? Juan Tamad is a character in Philippine folklore known for his laziness sa kanyang katamaran. In fact, many stories portray his laziness to extreme stupidity and comedy. The most famous tale is one where he chances upon a guava tree laden with ripe fruit. No, kung saan sikat na sikat yung kanyang storya na nakahiga siya at hinihintay niya yung bumagsak yung bayabas. Kahit pwede niya namang abutin, tamad na tamad siya. Kung may katabi ka ngayon, sabi mo sa kanya, we need to move it. Nako, kilos na kapatid. Kahit kailan, hindi naging God's will ang mamuhay tayo sa katamaran. It is apparent to most of us that our society is lacking much in this category. Ang kasipagan, industriousness, lalo na ang kulturang Pinoy. Too many people want something for nothing or want to be rewarded for laziness. Kaya iba, taya na lang ng taya ng loto, ng sweepstakes, lahat ng kabataan ngayon, gustong maging vlogger kasi madaling kumita. Ayaw na mga tao ngayon na nahihirapan, napapawisan, o nadudumihan ng kamay. Just as the Bible has much to say about hard work, it is not silent about slothfulness. Madaming tinuturing ang Biblia patungkol sa kasipagan, pero hindi ito bingi or pipi patungkol sa katamaran. The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Proverbs 12:24. Ano nga ba po ang slothfulness? Ang slothfulness ay katamaran. Galing sa word na sloth na kung saan ay particular sa isang hayop. Ang hayop na to ay ginawa ng Diyos para sa isang characteristic na unique sa kanya. Siya po ay parang slow motion gumalaw, parang inaantok palagi.
parang tinataman. Ang pangalan niya ay Sloth. This is a creature na cute. Diba? Ang sarap tingnan, ang sarap panoorin. Parang ang lambing, parang ang sarap yakapin. Cute. Isa siguro sa purpose ng Panginoon kaya ginawa niya itong creature na ito. Eh, alam mo yun, magdala ng happiness sa mga manonood sa kanya. Kasi diba, parang ang cute niya. Pero sa totoo lang kapatid, ang katamaran mo kahit kailan ay hindi magiging cute sa paningin ng Panginoon o kahit sa paningin ng maraming tao. Hindi siya cute tingnan. Kadalasan, ang tamad ay kinaiinisan at hindi kinasisiyahan ng mga tao sa paligid niya. Ang sloth ay cute, huggable, at saka parang ang sarap maging pet. Pero ang tamad, napakahirap kasama sa buhay nun. Mabigat. Nako, namukit-nakit si ate. Slothfulness is a sin. Ang katamaran ay kasalanan. People notice when others are hard workers. Madaling makita at madaling malaman at alam ng tao kung masipag ka. And they also notice when people are lazy. Alam din ng tao kung tamad ka. Kaya dapat wag nating gayahin si Juan tamad sa ating eskwela, sa mga kabataan, sa ating trabaho, sa ating workplace, sa mga adults, sa ating ministeryo. Wag din tayong tatamad-tamad. Magsipag tayo. Tapos nagugulat tayo, ba't kaya walang tao sa church? Eh, kailangan natin magsipag, kapatid, para magkaroon ng tao sa church. As Christians, it is important that we have a good testimony in regard to our work ethic. Employers will notice and appreciate it when their employees are industrious. Diba? Masarap na makita ng employer mo na napakasipag ng tao na to dahil may Kristo sa puso. Ang nakakalungkot, madami rin Kristiyano na hindi nila na imamanifest yung kanilang pagiging believer sa workplace. Kaya may challenge ako sa iyo sa araw na to. Huwag mong tularan si Juan. One of the most important things a parent can teach their children is the value of industry. If we have not trained our children to labor, we have not prepared them for life. In fact, we're preparing them for destruction. Kaya as a Pinoy, as a proud Pinoy, we should retell the story of Juan Tamad and we must call it Juan Sipag. Diba? A person who is not willing to work will not go far in life, nor will he be useful to the work of God. Mm-hmm. Kaya ang nais ko sanang iwan na paalala, lalo na sa ating mga kabataan, the Lord will make you the head and not the tail. You need to prepare yourself. You will only move upward and never downward if you listen to the Lord, your God's command. No? Sabi nga, if you listen to the Lord, your God's commands I'm giving you today and are careful to follow them. So makinig sa Panginoon, sundin na salita niya, manalig sa Kanya, laging kumapit, huwag ihiwalay sa presensya ng Panginoon. Tandaan mo, ginawa kanyang ulo, hindi buntot. Ibig sabihin, tayo mangunguna, tayo magmove upward at hindi downward. Kapatid, sa araw na to, sana pinagpala ka ng salita ng Diyos as we devour, no? Ang pagkain natin ngayon at maging sustansya ito sa iyong buhay spiritual. Maging kalakasan sa iyo. Ibahagi mo sana ito sa iba at maging kalakasan din sa kanila. Naway maging masipag tayo sa ating pag-aaral kung ikaw may estudyante. Maging masipag tayo sa ating workplace o sa ating negosyo kung ikaw man ay negosyante. Maging masipag din tayo sa ating ministeryo kung ikaw ay isang worker or leader sa simbahan.
ang pagdami no ng attendee sa simbahan ay dala ng kasipagan. Hindi yan wini-wish upon a star. Tinatrabaho yan. Kung gusto nating dumami at marami pang makakilala sa Diyos at makakita na maraming lives being turned around by God, abay, kailangan nating magsipag. Magsipag ng magsipag para sa kaluwalhatian ng Panginoon, not for our glory but for his glory. Maraming salamat, magandang umaga, tanghali, hapon o magandang gabi sa iyo. Anong oras mo man 'to pinapanood o pinapakinggan, sana nawa ay ikaw ay pinagpala. God bless you, kita kids. Babu.